This is your friendly neighborhood Carl Serrano. Kung first time mong umattend dito sa Q&A session na ito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung tong Q&A session ito at para saan ba ito. So, ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube sa YouTube channel ko ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar. Kung attend ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito, pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company, pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinaka-purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, and then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi to kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo, and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Okay, maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala nang ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan yung marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real to ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video, this year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga katatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala.
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashing, hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala. Huwag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang healing sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, di ba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang healing ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, manonotify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 p.m. Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yon. So yun lang yung healing ko. Like mo lang tong Facebook page na to, click mo yung See First and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, doon mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Doon sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yun at hindi pwede yon ebook na yun sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayaman ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Alright, we are now live. So magandang gabi, hapon, umaga sa inyong lahat. Sa parte ka man ng mundo nanonood ngayon. So welcome dito sa ating Q&A session. So I hope naririnig niyo ako na maayos. So comment nga kayo kung naririnig niyo ako ng maayos. Okay, sa akin dito nakikita ko okay naman. Pero hindi ko alam sa inyo. So habang hinihintay ko yung comment niyo kung naririnig niyo ako na maayos, shout out na muna tayo. Okay, sa pinakaunang nag-comment na nakita ko dito. So shout out sa pinakaunang nag-comment, si Kyle Raz. Kyle Jeremy Raz. So shout out sa iyo, pinakaunang comment na nabasa ko. So shout out din sa mga nandito na nanonood, especially dun sa mga payaman. Okay, yung mga payaman is yung complete attendance. Every Friday andito nanonood. So shout out sa inyo and yung mga first time, comment din kayo diyan para mabigyan ko kayo ng special na shout out sa mga first time umattend nitong ating Q&A session. Okay, so yun. Okay, manda naririnig. All right. So yun, shout out kay Mylen, GN, Sugar, James, Jolina, Mike, Mark, Andro, kay Claystone, ayan si Janet, Ka Jemmer, Mylen, Nening, Trisha, Charmaine, okay, JV, Rika, Marlin. So magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat kung saan parte man kayo ng mundo nanonood ngayon. So mga first time, comment kayo dyan ng first time para mabigyan ko yun ng shoutout. Meron pa ako nakita dito eh, sino pa yung mga nandito. Ayun, si Junjun, no? Si isa sa mga leaders ko to, si
Dalil, Roniel, si Diosdado, ayan. Okay, IJ, sino pa? Si Luigi, sino pa? Si Roda. Roda Carino from Saudi. Ayan. So, welcome dito sa ating Q&A session. So, meron pa ba? So, mga first time, meron ba first time? First time, ayun, si Arlene. First time. So, sa mga first time, ayun, si Jolina, first time din pala. So, shout out sa inyo mga first timer. So, we hope na makasama namin kayo every Friday at 8 PM dito sa ating Q&A session. So, ano lang naman to, katulad nung nabanggit ko dun sa yung recorded video na napanood nyo, yung introduction, na libre lang naman to. Oh, so parang ano lang rin to, parang weekly training na tawag dito, na para sa lahat ng mga networkers na gustong maging successful sa ethical na paraan. Okay, para sa ano, sa ethical na paraan. So parang ganun din. Tsaka open siya sa lahat. And remind ko lang ulit, no? Remind ko lang ulit. Isa lang naman yung rule natin na huwag magbanggit diyan ng company na kinabibilangan mo, huwag kayong mag-mention, huwag kayong mag-comment diyan ng company na kinabibilangan niyo para maging ano to, tawag dito, maging common ground natin. So, pare-pares lang tayong mga ethical networkers, okay? So, yun. First timer, si Roseline, Roseline, Jaws, Iris, Romel, Glenda, yung mga first timer. Madami mga first timer ngayon. So, I hope makasama namin kayo every Friday ha, at mapabilang kayo sa mga payaman. Mga payaman na palaging umaattend. Okay? So, yun. Hanggang ano lang to. So, itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong dyan. I-mention nyo yung mga friends nyo or members nyo or anyone na kakilala mo na networker na alam mo matutulungan itong ating Q&A session. At magsimula na tayo kasi hanggang ano lang to eh. Hanggang 9 PM. Okay, hanggang 9 PM. So, it's already 8:11. So, ikaka-copy-paste ko muna yung tanong kasi nawawala na naman. Okay, umihibaba ulit siya. Okay, copy-paste muna tayo. Okay, copy-paste. Wait, ayun, isa pa. Alright, so yun, meron na ako nakita na question. So, itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong dyan para masagot natin. And yun nga, katulad nung nabanggit ko dun sa intro video ha, hindi ko may papangako na masasagutan ko lahat. Kaya itanong nyo na yung gusto nyo itanong kasi hanggang 9 PM lang to. Minsan, pag meron dyan magandang nagtanong na nauubos dun ng oras. So, ganun ako sumagot sa tanong eh. Minsan pag meron dyan nataon na ang ganda ng tanong, nagandahan ako sa tanong, napapasarap yung pagsagot ko na nauubos dun yung oras. Kaya sulitin nyo na. Okay, wag nyo nang hintayin na last minute tsaka kayo magtatanong kasi wala na, too late na. Okay, so yan. First question. Okay, comes from Ka Jemmer Bartolo Senior. May tanong po ako, hanggang ngayon wala pa ako result, mag 1 month na ako sa business, wala po kasing training na tinuturo, puro lang presentation. Tama po ba yun, mag-invite na ako sa aming meeting, tapos sila na bahala mag-explain? Okay, so I'm sure marami sa inyo nakaka-relate sa ganito na experience. Okay, so unang-una sa lahat, mataas yung possibility na mali yung expectation na naibigay dito kay Jemmer. Okay, at saka sa inyong mga katulad nung sitwasyon niya. Mali yung expectation na naibigay sa inyo. Kasi, based sa tanong niya, tamang dito, wala pa siyang results 1 month. Isipin mo yun ha, 1 month. So, ibig sabihin, mali yung expectation, mataas yung possibility na mali yung expectation na naibigay sa kanya. Or hindi siya nasabihan ng, hindi na manage ng tama yung expectation niya. So, ito yung, ito yung isa sa mga pinakang reason bakit ayaw ko ng hyping talaga. Okay, sa prospect, hyping sa prospect. Even sa mga members, alam nyo, nang-hype din ako. Alam nyo ba yun? Baka isipin nyo hindi. No, nambabaliw din ako, nang-hype din ako. Pero ang hinahype ko, mga leaders ko. Even yung mga members ko, hindi ko sila hinahype. Ayaw ko talaga na hinahype sila. Lalo-lalo na prospect. Yung members nga, hindi hinahype eh. Leaders ko yung hinahype ko. Kasi kasi baliw na yung mga yan eh. Di ba? Yung mga leaders, baliw na yan. Dinadagdagan ko lang para hindi makatulog. So, yung mga ganun. And ang pangit kasi dun sa hyping na yun is ganito yung nangyayari. No? Halimbawa, hindi naman kasi ibig sabihin, halimbawa merong nag-post na isang power payaman networker, kumita siya ng super laki sa loob ng isang araw, isang linggo, isang buwan. Hindi naman ibig sabihin, hindi totoo yun. Most of the time, totoo naman talaga na kinita nila. Ang nagiging problema lang kasi nawawalan ng disclaimer.
yun lang yung pinaka nagiging problema. So ang nangyayari, yung mga tao ina-expect na ganun din yung kikitain nila within a short period of time. Hindi binanggit ni Power Networker na inabot siya ng ilang taon bago ma-achieve yun. Na inaanin na niya ngayon buwan-buwan na maikli na lang kasi ilang taon niyang binild yung negosyo eh. So talagang ngayon buwan-buwan na lang, 'di ba? Linggo-linggo na lang, araw-araw na lang na malaki talaga yung income. Yun yung nawawala na part. So yun yung problema sa hyping. Pero kung meron lang talagang disclaimer, no, nagbibigay lang ng disclaimer, okay na eh, wala nang problema eh. Sasabihin lang na trinabaho ko to for ganitong years, no, walang magic, marami akong struggle na napagdaanan. Yung disclaimer lang na ganun, okay na yun eh. Sapat na yun eh. Para hindi lang mabigyan ng maling expectation yung mga tao. Sipin mo sa loob ng isang buwan, kung naiinip na kayo sa loob ng isang buwan, maling expectation nga yung naibigay sa inyo. Okay? Maling expectation nga yung naibigay sa inyo. Kasi usually, sa negosyo natin, hindi isang buwan bago ka ano, magkaresulta ng malaki or kahit sakto lang na resulta. Kasi nga, especially sa industriya natin, sa network marketing. And lalo-lalo na rin kung recruiting. Kasi base dito sa tanong ni Jemmer is parang recruiting yung way nila. Recruiting lang. So, hindi ko alam kung naturuan ng selling, ng product selling, which I hope na may products kayo. So, I hope, I assume na lang na meron kayong products. So, hindi ko alam kung naturuan ng selling. Yun yung mahirap na part din kapag puro recruiting lang yung tinuturo. Kasi medyo matagal talaga yung ano eh, yung resulta sa recruiting. And ang mabilis magka-resulta sa recruiting is usually yung mga tao na may authority na before o yung mga tao na may mga tao nagtitiwala na talaga sa kanila noon pa. So mas mabilis talaga sila. Sabi nga ni Eric Worre, ewan ko kung kilala niyo yun, no? Sabi niya, you are either blessed or punished by the life you led before network marketing. So sa Tagalog, no, it's either binebless ka or pinaparusahan ka ng networking, depende sa kung paano ka nabuhay bago ka sumali. Okay, anong klaseng buhay meron ka bago ka sumali? So for example, tambay ka. Alam ng mga tao na pabigat ka sa pamilya nyo, no? Alam ng mga tao na wala kang direksyon sa buhay. Tapos bigla ka sumali sa networking, tapos sasabihin mo yayaman tayo. Sino maniniwala sa iyo noon? 'Di ba? Lagay mo 'yung sarili mo sa posisyon nila. Diba? Ito maniniwala sa'yo. Eh, kilala kita eh. Diba? May biro nga na ganun, diba? Sa mga seminar, binibiro yun. Na kaya nga hindi ako sumali kasi kilala kita. Yung ganun. So, another side naman is yung positive. Halimbawa, isang tao na before ka pumasok sa networking is maraming tao nagmamahal sa'yo. Maraming tao rumirespeto sa'yo. Kasi, halimbawa, let's say, mapagbigay ka. Diba? Tawag dito, palakaibigan ka, 'di ba? So pagpasok mo sa networking, madali ka talaga makaka-recruit kapag ka ganun. So 'yun yung medyo hindi ko siya pwedeng sabihin na unfair. Hindi 'yun unfair eh. Hindi 'yun unfair eh. Kasi pinili mo na 'yun ang maging ganun maging direksyon ng buhay mo before ka pumasok dito. Hindi na rin naman natin alam eh. At saka most of the time, yung naunang binanggit ko yung klase ng buhay bago pumasok sa network marketing kasi katulad ko din, ganun din naman ako eh. Dating tambay, puro Dota lang inaatupag ko noon, 'di ba? Puro barkada, inom, bisyo, ganyan, alak, bisyo. Tapos kung ano-ano walang kwentang bagay na typical na college student before ako pumasok sa networking. Tapos pagpasok ko dito, tapos manghihikayat ako, sabihin ko yayaman, 'di ba? Sino maniniwala sa akin? Kaya wala talaga naniwala sa akin noon. Noon, hindi ko naiintindihan, pero as the time goes by, yung mga natutunan ko itong mga sinasabi ko sa inyo, naiintindihan ko na. Kasi kahit ako naman, ilagay ko yung sarili ko sa posisyon ng iba, nila, what if ganun, di ba? Pag tinitingnan ko nga yung lumang picture ko eh. Yung recently, may pinost lang ako yung lumang picture ko. Kahit ako, honestly, kahit ako, hindi ako maniniwala. Dun sa ano na yun, dun sa bata na yun, sasabihin niya yaman si, di ba, mukhang Jejimon lang. So yun yung ibig kong sabihin. Kaya hindi maganda kapag recruiting lang yung itinuturo kasi meron talagang advantage disadvantage depende sa kung paano tayo. Hindi naman natin alam eh. Di ba? Hindi naman natin plinano sa buhay natin na balang araw paglaki ko sasali ako sa networking. Wala naman sinabi na ganun, di ba? Hindi naman tayo walang kahit na sinong bata na nangarap ng ganun. 'Di ba? Walang kahit na sinong bata na nangarap na paglaki magiging networker. Siguro in the future, pero tayong mga nandito ngayon, meron ba sa inyong ganun? Baka sakali nga na meron sa inyong ganun na nangangarap ka nung bata ka na magiging networker kapag laki mo. 'Di ba? So 'yun ang ibig ko na sabihin.
So medyo ano, hindi ko siya pwedeng sabihin na advantage or disadvantage kasi hindi naman natin, yun nga, hindi natin alam eh. Hindi naman natin alam na mapupunta tayo dito. Kahit naman ako, hindi ko naman plinano. Well, never kong pinangarap na maging networker. Never kong pinangarap na maging seller, online seller. Never kong pinangarap yan. Naalala kong pangarap ko nung high school ako, maging professional Dota player. Di ba? So, no, tapos napunta ako dito. So, ang point ko lang dun is kapag puro recruiting kaagad yung itinuturo, medyo mahihirapan ka talaga. Kaya ang inire-recommend ko, pagbaguhan ka, magbenta ka muna. Okay, mag-gather ka muna ng result through selling. Kasi mas madali yun. At saka mas madali kang magbebenta kapag ka nasa war market mo. Okay? Okay, so yun. Nasaan ako? Tawag dito? Nasaan ako? Nawala na tuloy ako. Ayun, pagdating doon sa mas maire-recommend ko na mag-selling ka muna before ka before ka mag-recruit kasi mas madali ka makakapag-recruit kapag ka may resulta ka na through selling. Okay? Mas madali ka makakapag-recruit kapag ka ganun kasi may resulta ka na eh. Kahit maliit lang, 'di ba? Pag tinanong kanila halimbawa, nagbebenta ka lang ng products, tapos kumita ka kahit maliit lang. Halimbawa, or nabawi mo lang yung puhunan mo, ganun. Tapos, tinanong ka ng prospect mo, halimbawa na nire-recruit mo, kung kumita ka na ba dyan, ano yung sasagot mo? Oo, kumita na ako. Di ba? Mas nakakadagdag rin sa confidence mo yun. Mas nakakadagdag rin sa confidence mo yun bilang networker kasi kumikita ka na nga talaga eh. Di ba? So, yun yung isa sa mga reason kung bakit maraming nababurnout kaagad na networkers kasi recruiting agad eh, puro recruiting. Kaya rin yung sinasabi ko na wag na wag kayong sasali sa mga kumpanya na walang tangible products. Yung walang products na binibenta kasi unang-una sa lahat is scam yun, din magtatagal. Tsaka ikalawa, anong ibibenta mo? Anong ibang way para kumita ka beside recruiting? Diba? And yun na, yung una pa lang sapat na reason yun, di magtatagal eh. Hindi magtatagal, walang kahit na anong kumpanya na walang tangible, dito sa Pilipinas ha, walang tangible products na nagtagal. Okay, ang pinakang matagal yata na alam ko is 6 years pero pinasara pa din sila. Kasi ayaw nilang maglagay ng product eh. So ayaw, sa ngayon, ganun yung ano, yung patakaran ni SEC. Hindi ko alam magbago in the future pero sa ngayon, ganun pa din eh. So na-experience ko na rin kasing mapagsarahan kaya ganun. So side note lang yun. Kaya, highly recommend pag nagsisimula ka lang, benta muna. Benta ka lang ng product. Aralin mo kung paano magbenta. Kung ayaw nilang, ano, kung hindi ka nila tinuturuan, mag-aral ka ng sarili mo. No? Marami namang resources dyan. And yung pagdating doon sa tinuturo puro presentation lang, pagdating sa mga presentation, actually, ano na rin yun eh, maganda bagay na din yun, yung puro presentation, tapos, tawag dito, mag-i-invite ka lang, di ba? Hindi naman ikaw yung magpe-present. Pero yun nga, hindi ka talaga madali makakapag-convince sa ganung paraan kasi nga, wala ka pang resulta. Magpa-resulta ka muna sa product selling. So yun yung mai-recommend ko sa inyo kasi ganun yung tinuturo ko sa mga members. Okay, sa mga members ko. Ganun muna yung tinuturo ko sa nila. Magpa-resulta ka muna sa benta, pagbebenta, madali ka na magre-recruit kasi may resulta ka na eh. 'Di ba? Instead na yung resulta mo galing rin sa recruit. Oh, 'di ba? So yun yung sagot ko regarding doon. Okay? Next question from Mark Sineta. Ano dapat gawin pag burnout at nagda-doubt kasi feeling mo walang nangyayari? So, ito yung isa sa mga sinagutan ko last week. And, unang-una sa lahat, pagdating dito sa tanong na to, burnout. Pag hindi ka pa kumikita ng at least 6-figure a month, like 100,000 sa buwan, hindi ka na ba-burnout? Nagdadrama ka lang. Ang mga totoong nabuburnout talaga is yung mga ganong kumikita na malaki kasi patunay lang yun na tumatrabaho talaga sila. Okay? So kahit pa, pwede mong sabihin na yun nga, hindi ataw ako, hindi binibigay ko. Hindi, hindi ako naniniwala. Asa ng resulta. Diba? So yun palagi ko ginagawa na example. Palagi ko ginagamit na example, gym o ibahin naman natin. Gamitin naman natin na example is school naman, school. Diba?
kinoconvince mo ng kinoconvince yung mga kaklase mo, hindi nag-review ako, talagang inaral ko yan before exam. Di ba? Hindi, nag-review talaga ako, inaral ko talaga yan, ginawa ko talaga yung best ko, binigay ko talaga yung best ko. Tapos talagang nagbabad ako hanggang madaling araw, nag-ano pa rin ako, nagre-review pa din ako. Di ba? Tapos bagsak ka kinabukasan, sino maniniwala sa'yo? So yun yung ibig kong sabihin. Pwede mong sabihin yun, pwedeng ginawa mo naman talaga, pero hindi sa resulta kasi talaga, sa resulta kasi talaga magbe-base, hindi sa ano, sa resulta talaga magbe-base, hindi sa tawag dito sa kung anong sinasabi mo. So kung hindi ka pa kumikita ng at least 6 figures sa loob ng isang buwan, hindi ka na ba-burnout, nagdadrama ka lang. So kailangan maitama niyo yung ano na yon, maitama niyo yung tawag dito, yung terminology nyo pagdating doon, kasi ang dali-dali kasing sabihin na burnout, hindi ka burnout, no, nagdadrama ka lang, nai-stress ka lang, and that is normal. Okay lang yun sa simula. Pag nagsisimula ka, gano'n naman talaga eh. Lahat naman dumadaan sa ganung phase. Kahit naman hindi sa networking, kahit naman mag-traditional business ka or ibang business gawin mo, gano'n din naman pagdadaanan mo eh. Okay? Ang pinakamaganda lang talaga pagdating sa network marketing, kasi yun yung para sa akin lahat ng pinakamagandang personality development training nasa network marketing talaga. Kasi yun yung unang tinetraining sa atin. Maging tama yung ano natin, yung mindset, maging tama yung attitude. So ganun. Yung pagdating naman dun sa feeling mo walang nangyayari, feeling mo lang yun. Okay, huwag kayong maniwala sa feeling nyo. Kasi almost every time mali yan. Okay, tandaan nyo yun. Huwag kayong maniwala sa feeling nyo, dahil almost every time mali yung feeling na yan. Kasi nga, pag sinabi mo na gano'n na feeling, ibig sabihin nun, hindi ka na nag-iisip eh. Hindi na siya logical, hindi na siya rational. So ibig sabihin nun, based na lang sa emotion mo, pag ikaw nagde-decision base sa emotion, 110% of the time mali yan. Dito sa case natin ha, sa network marketing. So usually, diba, pagka na-overwhelm ka ng negative na emotion, diba? Anong pang pumapasok sa isip mo? Eh, malamang negative. Kasi negative na nga yung nararamdaman mo eh. Tapos bigla ka nag-decide na mag-quit na lang, tumigil na lang. Diba? Ang pinakang nawala lang dun, nung nag-decide ka na tumigil na lang, mag-quit na lang, ang pinakang nawala lang dun is yung temporary na pinagdadaanan mong hirap. Tapos yung another thing na nawala, yun yung pro na nawala yung temporaryng negative na nararamdaman mo. Kasi yun naman ang pinakang madaling gawin eh. Ang dali-dali lang naman tumigil. Di ba? Pero at the other side, yung cons, ano yung nawala? Yung pangarap na pinagsasabi mong, pinagdadrama mong pangarap. Yung mga reason why mong malalim. May chance ka pa ba na makuha yun? Kasi tumigil ka na. So alam mo yung ibig ko sabihin. Kaya pagka ganito, ang simple lang ng ginagawa dito, palipasin mo lang. No, pagka nakakaramdam ka ng mga negative na emotion, feeling mo walang nangyayari, which is feeling mo lang yan, hindi naman yan totoo, palipasin mo lang. Huwag ka magde-decide at huwag ka mag-iisip ng kung ano-ano during those times. So ano yung pwede mong gawin? Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung gusto, pwede rin manood ka ng mga nakakatawang videos pansamantala para lang mawala, palipasin lang yung negative na emotion. Kasi ganun yan sa simula. Yan yung isa sa mga pinakang mahirap na part na idinedevelop sa atin ng negosyo na to, which is maging maayos yung emotions natin, no, maitama yung emotions natin. Yan yung isa sa mga pinakang mahirap na part na kailangan ma-develop, kasi kung hindi natin i-develop yung emotional part na yun, magde-decision tayo ng mga maling bagay na nagbabase tayo sa emotion lang. So kaya kailangan talagang i-develop yun. Imaginin mo kung hindi kailangan na ma-develop yung emotion natin, kung hindi kailangan mag-grow, hindi kailangan na matutunan natin na i-manage yung emotion natin. Imaginein mo to, naging leader ka, tapos nagkaroon ka ng 100,000 members, tapos kumikita ka na ng limpak-limpak, tapos nahirapan ka lang, tapos nag-decide ka na, ay, quit na ako, ang hirap eh. Imaginein mo kung ano mangyayari. Meron ka 100,000 members, tapos kumikita ka ng malaki. 100,000 members yung nakatingin sa'yo. 100,000 members yung iniidola ka. Tapos nag-decide ka nila, quit na ako kasi ang hirap eh. So hindi na nangyari. Kasi walang nagiging leader na hindi marunong mag-manage ang emosyon niya. So dinadaanan yung process na yan. So yun yung importante na kailangan nyo na maintindihan, lalong-lalo na kayong mga less than a year na ginagawa itong negosyo. Part yan ng proseso.
part yan ng pagde-develop sa sarili natin. So bakit ko nasasabi na yun nga, feeling mo walang nangyayari? Yung palang words na yun, mali na kaagad eh. Kasi kapag ka nasa right way of thinking ka, pag hindi ka na-overwhelm ng emosyon mo, kapag ka hindi ka, tawag dito, kapag ka hindi ka under the influence ng negative na emosyon, nakakapag-ibig sabihin, klaro yung utak mo, nakakapag-isip ka ng maayos, hindi mo sasabihin to eh. Bakit? Halimbawa, kung let's say na 6 months mo nang ginagawa yung negosyo, 3 months mo nang ginagawa yung negosyo, nung nagsisimula ka pa lang sa negosyo, dati sobrang takot na takot ka sa rejection, mangiyak-ngiyak ka pag nare-reject ka. After 3 months or 6 months, natatakot ka pa rin, pero hindi na ganun kagrabe, hindi ka na umiiyak. Hindi ka na nagdadrama, tuloy-tuloy ka na lang. Diba? Hindi ba pagbabago yun? Dati nung nagsisimula ka pa lang, ang hilig mo makipag-chismisan sa mga kaibigan mong walang patutunguhan sa buhay. Tapos after 6 months, 3 months, ang kaka-attend mo ng training at natutunan mo na mali pala yung ganun. Na dapat ang pinag-uusapan lang is more on positive, about sa pangarap. Diba? Hindi ka na nakikipag-chismisan sa kanila. Hindi ba pagbabago yun? Diba? Kung dati, namatay na yung pangarap mo, kaka-attend mo ng training dito sa grupo mo, kung saan ka man namatay na training, nabago yung mindset mo, nabuhay ulit yung pangarap mo, naniwala ka na posible mo pa rin makuha. Hindi ba pagbabago yun? Wala bang nangyayari? So yun yung mga bagay na, yung pag sinabi kasi sa negosyo kasi natin, masyadong hina-highlight yung, super na na-highlight yung resulta, to the point na hindi na natin napapansin yung mga maliliit na pagbabago na yun, na doon nang gagaling yung malaking resulta eh. Doon nang gagaling yung malaking resulta sa mga combination ng maliliit na pagbabago na yun. Sabi nga, di ba, hindi mabubuo ang 1 million kung kulang ng piso. So parang yun yung ibig kong sabihin. No? Kaya, ang pinakang importante sa simula, huwag kayong maging obsessed sa pera. Huwag kayong maging masyadong mabaliw sa kitaan. Okay lang na nakikita natin kasi yun naman talagang reason bakit natin 'to ginagawa. Diba, yun naman talagang primary reason bakit tayo sumali sa negosyo. Pero huwag kayong masyadong ma-obsess doon. Ang dapat ma-obsess kayo ay sa progress. Ang dapat ma-obsess kayo ay sa pag-develop ng sarili nyo. Kasi yan yung madadala nyo hanggang sa dulo ng buhay nyo. Sa dulo ng buhay natin. Yun yung madadala natin. At may ipapasa pa natin sa ibang tao. Oh, itong ginagawa ko ngayon, itong Q&A session natin, itong tinuturo ko to sa inyo ngayon. Kung hindi ko to pinagdaanan, no? Kung hindi ako nag-progress dito, kung hindi ko to nalampasan yung mga ganyang challenges, ano sasabihin ko sa inyo ngayon? Quit ka na lang. Hirap eh, di ba? Hirap. Quit na lang tayo. Ano sasabihin ko? Anong ituturo ko? Wala. Di ba? Hindi ako nagtuturo in the first place. Kasi hindi ko naman alam eh. So, yun yung ibig kong sabihin. Oh, ngayon, naipapasa ko sa inyo na madadala nyo na ito hanggang sa dulo ng buhay nyo unless, no, magkaroon kayo ng amnesia. Wag naman, no? Diba? Yun yung ibig kong sabihin. Dapat doon kayo maging obsessed sa activities na ginagawa nyo everyday, yung pag-progress nyo, yung dami ng kinakausap nyo na prospect, diba? Yung dami ng kinoclose nyo, yung mindset mo na naaayos, yung attitude mo na naaayos. Yun dapat, doon ka dapat nakafocus. Hindi sa pera lang. Kaya isa sa mga reason bakit mali na pag nakafocus lang palagi sa pera, madali tayong ma-stress pag ganun eh. O pag madali tayong ma-stress, ano nangyayari? Zigzag yung emosyon. Pag zigzag yung emosyon, makakahataw ka ba ng maayos? Hindi. Pag hindi ka nakahataw ng maayos, magkakaresulta ka ba? Hindi. So, I hope naiintindihan nyo na. No? Payaman ba? Payaman? Marami ba natututunan so far? Okay. So, I hope marami kayo natututunan, ha? Okay, dalawang ano pa lang yun. Dalawang question pa lang yun. Alright. So, yun. Next question from... Sino to? Teka lang. Wait lang. Copy-paste ko lang kasi magko-comment kayo dyan eh. Baka mawala to. Alright, so yan. Next question from JV. JV Zhang. Sino ang mas madalas maniniwala sa business mo? Yung familiar na sa'yo o yung di
di ka kakilala dati, saan maganda mas mag-focus? Syempre dun sa familiar na sa'yo. Parang ganito lang yun eh. May kaibigan ka na nagbebenta ng washing machine. May hindi ka kakilala nagbebenta ng washing machine. Parehas na parehas yung presyo. Parehas na parehas ng brand. Parehas na parehas ng model. Kanino ka bibili? Eh, syempre dun ako sa kaibigan ko. Kilala ko to eh. Diba? Baka ito. Baka kung ano pang ibenta nito sa, baka fake pa yan eh. Diba? Ang simple nung, ang simple lang nung logic. So sa simula, ganun muna. So yun yung isa din sa mga tinuturo ko sa mga members ko na magsimula, doon ka muna sa mga kakilala mo. Ang problema lang kasi, kaya ayaw nung, ayaw ninyo, no? Ayaw ninyo na sa mga kakilala kasi sa kanila rin yung pinakamasakit na rejection. Kasi kakilala mo nga sila eh, tapos dun malalaman na wala pala silang tiwala sa'yo. Pero pag usa ano lang yan, tawag dito, pagka nire-recruit mo sila, tapos yun nga, wala ka pang resulta, tapos pinag-uusapin, depende sa kung paano ka rin niya, ano, kung ano rin yung pagkakakilala niya sa'yo. Diba? Kung halimbawa, yun nga, yung katulad ng binabanggit ko kanina na example, kilala niya, kilala ka niya bilang tambay, pabigat sa pamilya, walang patutunguhan. Hindi maniniwala talaga sa'yo. Wala talagang rason para maniwala siya sa'yo. So, pero kapag nag-isipin mo yun, kung ganun yung background mo, which is ako yun dati, tapos nagbebenta ka lang naman ng product, di ba mas mababa yung chance? Mas mababa yung chance na i-reject ka kasi nagbibenta ka lang naman ng product eh. Di ba? Nagbibenta kaysa yung re-recruitin mo tapos sasabihin mong yayaman, di ba? Nagbibilog-bilog lalo na pag nalaman nilang networking. Di ba? So, yun yung ibig ko sabihin doon. So, unahin mo is yung mga kakilala mo. Tapos yung mga hindi mo kakilala, i-convert mo sila para maging kakilala mo. So, mas I highly recommend na pagdating sa inviting, prospecting, I highly recommend na i-access nyo yung Unlimited Prospects Handbook. Okay, meron kayo nakikita dito sa baba, di ba? Unlimited Prospects Handbook. Yan, i-access nyo yun mamaya. Yun yung magtuturo sa inyong kompleto about inviting. Okay? So, yun. And by the way, yung sinasabi ko kanina, ha? Halimbawa, yung background mo, kasi ganito ka, wala kang authority. Huwag nyo yung gamiting excuse yun, ha? Na? Baka kasi gamitin yung excuse, eh kasi sabi ni Coach Carl, wala akong background, kaya wala talaga akong resulta, mahirap kasi, wala naman kasi akong authority, kasi ganito lang ako. Hindi yung excuse ha. Okay, wag nyong gagamitin yun na excuse. Okay, pang mga loser lang yung excuse at naniniwala ko na wala ni isa sa inyo dyan, sa inyong mga nanonood na loser. Okay, bawal ang loser dito. Okay, so yung mga loser lang yung gumagawa ng excuse, so wag kayong gagawa ng. Ay, hindi yung ginagamit. Binigay ko lang yun as an example para mas maunawaan nyo. Kasi kung gagamitin mo yun na excuse, bakit ako? Sino ba ako? Lahat ba kayo, kilala nyo na ako 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago? Hindi naman yun. Di nyo ako kilala. Wala rin ako. No? Nobody din ako. Wala rin nakakilala sa akin. Wala rin nakakaalam. Yung marami sa inyo, recently yun lang naman ako nakita. Diba? Eh, that's the time na meron na akong resulta. That's the time na meron na akong wisdom, meron na akong experience. Pero yung mga 5 years ago, 6 years ago, kaya nga mahilig akong mag-my day. Buti na lang pinapakita sa akin ni Facebook yung mga memories na yun. Ha? 6 years ago, 5 years ago, 4 years ago, yung mga pinagsasabi ko noon. Ang galing, sabi ko. Sabi ko, ang galing, no? Noon ko pa pala ito sinasabi. Yung mga yun, yung mga bagay na yun. O, diba? Huwag niyong gagamitin na excuse yun. Kasi sino ba ako? Ang nakikita nyo siguro sa akin ngayon. Kaya ako mahilig magkwento din ng past ko. Hindi ako humihingi ng simpatya. Wala akong pakialam. Hindi ako nagpapaawa. Wala akong pakialam sa nararamdaman. Hindi ako humihingi ng awa. Okay, yun lang. Hindi ako humihingi ng awa. Hindi ako humihingi ng simpatya. Sinasabi ko yun para kasi gusto ko na maintindihan nyo na yun kasi yung isa rin sa problema kung bakit marami sa inyo na na-i-stress, bakit ganun, sinunod ko naman si upline, ginawa ko naman lahat. Kasi nakikita nyo lang kung sino na si upline ngayon. Pero hindi nyo nakita kung saan ba siya nagsimula. Baka nga mas matindi pa yung pinagdaanan niya kaysa sa'yo. So for example, ako nagsimula ako, wala akong smartphone. Wala akong kahit na anong gadget. Cellphone ko, dipindot. Eh halos lahat kayo naka-smartphone na, nanonood ka nga ngayon dito eh. Tapos nahihirapan ka. Nakakahiya naman sa'yo. Diba? Ngayon, pwede ka na mag-invite prospecting sa Facebook na lang. Makakapag-invite ka na, makakapagbenta ka na. Dududut-dut ka lang dyan, maghapon, nasa bahay nyo. Naka-data ka lang, naka-wifi ka lang. Kami dati, nagbabahay-bahay. Nagmamano-mano presentation, nagsusulat pabaliktad. Tapos nahihirapan ka, nakakahiya naman sa'yo.
So, ano yung point ko? Wag mong kaya yun yung sinasabi ko, wag niyo gagamitin excuse yan. No, hindi excuse yan. Mas ngayon na yung time na pinakamadali na umasenso sa negosyo natin kasi sobrang dali na talaga eh. 'Di ba? Mainipin lang kayo at na mali lang yung expectation niyo, which is na itatama naman yun. Okay? So yun, next question na tayo. From Jay. Jay Moralde. Ano po na ituturo pag bago sali ang member? Ano yung tuturo pag bago sali ang member? Okay, so meron akong ginawa na ano, meron akong ginawa na video dito. I highly recommend Jay na basahin mo yun. Yun mas, ay basahin, panoorin mo yun, 45 minutes. Mahaba yun, hindi ko alam ba't tumaba ng ganun kahaba yun. Pero yun pa rin naman talaga yung tinuturo ko hanggang ngayon. Yun pa rin yung ano, yun pa rin yung ina-advise ko hanggang ngayon kahit na 2-year-old na yata yung video na yun. Pero yun pa rin, tama pa rin naman yun eh. So, ang naaalala ko lang doon sa sinabi ko doon is unang-una sa pinakang importante na training sa bagong member ay mindset. Okay? Tamang expectation. Okay? Mindset, tamang expectation. Na hindi to mabilis na yayaman, no? Hindi to yung pagkagising mo, mayaman ka na, walang ganun. Okay? Nandito tayo sa real world, wala tayo sa fairy tale world, ha? So, yun yung importante na tinuturo sa kanila. At paulit-ulit mo yung sasabihin at paulit-ulit mo yung i-remind. Diba? Kasi kahit anong sabi mo ng ganun, meron at meron pa rin dyan. Hindi, meron yung secret. Meron dyan, pag ginawa mo lang, yayaman ka na agad yung mga loser mag-isip. Meron yan secret, meron. Hindi mo lang sinasabi. Yung mga loser mag-isip, mga utak mahirap, may lotto mentality. Yung mga ganun. So paulit-ulit mo yun i-remind sa kanila at paulit-ulit mong sasabihin sa kanila. No? And wala namang perfect na training para sa mga bago member. Kahit anong ituro mo dyan, meron at meron pa rin dyan magkukwit, meron at meron pa rin magsasucceed, nasa sa tao pa rin yan, nasa sa kanila pa rin yan. So, pagka sa simula, yun nga, mindset, tamang expectation. Pagdating sa skills, ang skills na tinuturo ko, selling. Hindi ako nagtuturo ng recruiting. Sa team nga namin, may kailangan ka pa na i-hit na number ng sales bago mo matutunan kung paano mag-recruit. Yun yung ginagawa namin ngayon, yun yung program namin ngayon. No, meron ka pang i-hit na number ng benta, dapat ma-hit mo tong total sales na to. Pag na-hit mo to, edi pwede ka nang mag-aral kung paano mag-recruit. So ganun yung ano, hindi kami nagtuturo agad kung paano mag-recruit. Kasi nga naiintindihan ko na nakakadagdag talaga ng confidence pag kumikita ka. Pag kumikita ka agad, especially sa mga bago, 'di ba? Gusto niyo kumita ka agad. So yun yung pinakamabilis na way para kumita eh, pagbebenta ng products. Mas madali yun kaysa mag-recruit. Pero hindi ibig sabihin magbebenta na lang panghabang buhay. No, hindi naman 'yun ang point ko doon. Ginagamit lang 'yun para makakuha ka ng resulta. So pag nagkakaroon ka ng resulta instant, may authority ka kaagad. 'Di ba? 'Di ba ang bilis? So 'yun yung ano, 'yun yung tinutukoy ko kung bakit ko siya tinuturo. So I highly recommend sa inyo mga may tanong din na katulad nitong kay Jay na ano ituturo sa bagong member, na panoorin niyo yung video na ginawa ko about doon. Okay? So 'yun, next question na tayo, siguro last two. Depende, ano, meron pa tayong 18 minutes. Okay, from ano, from Glenda. Glenda Opala, paano po mag-keep ng downline, yung effective sa'yo? Anong dapat gawin para makip sila? Para makip mo sila, wag mo silang ikip. Hindi ako nagbibiro, seryoso ako. Para makip mo sila, wag mo silang ikip. Hindi, ang point ko kasi dito, no, ito sa isa sa mga, alam nyo, ito, na-realize ko lang rin ito siguro 2 years ago na ang keeping kasi, hindi naman talaga dapat binibigyan ng focus yan. Ito yung sa akin ha, katulad ng mga nung binanggit ko sa introduction ha, ito yung way ko, ito yung nag-work sa akin, ito yung experience ko. No, baka yung iba, may iba kayong pinakinggan na dapat i-keep mo sila, dapat ganyan, kayo nang bahalang mag-isip, kayo bahalang dumiskarte, kasi baka yun yung nag-work sa kanya, hindi kasi nag-work sa akin yun. Okay, hindi nag-work sa akin yun. Pero hindi ibig sabihin tama ako, mali siya, or mali tama siya, mali ako, hindi ganun. Iba't iba kasi, iba't iba. So i-try mo din. Pero sa akin kasi hindi ako nagki-keep. Hindi ako nagki-keeping ng members. Bakit? Maling focus kasi 'yon. Hindi ka kikita sa keeping. Kikita ka sa production, kikita ka sa pag-direct, kikita ka sa pagbebenta. Hindi ka kikita sa keeping. At saka isa pa, kahit anong keep ang gawin mo, kahit anong keep ang gawin mo, meron at meron magkukwit pa rin dyan. At hindi mo kasalanan yun. Sila yung may problema. Most of the time, sila yung may problema. No?
So, kahit anong ikip mo, kung ang isang tao ay tamad, kung ang isang tao ay mainipin, kahit anong keeping ang gawin mo dyan, kahit anong motivation ang gawin mo dyan, magkukwit at magkukwit yan. Magiging tamad dun, magbabago yan. Ang tanging makakapagbabago sa isang tao ay sarili niya. Sarili niya. Siya yung magde-decide kung magbabago siya o hindi. Hindi mo control yun. So, yun yung ibig ko sabihin. Kaya, hindi dapat kayo nakafocus sa bagay na hindi mo control. Kasi, di ba, kayong mga mahilig mag-keeping-keeping, pansinin mo, stress ka sa grupo mo. Na-stress ka, nadadown ka, kasi nagkukwit pa rin sila. Kahit anong gawin mo, nagkukwit pa rin sila. Hindi mo kayang turuan ng manok na lumipad. At hindi mo kailangan turuan ng agila na lumipad. So, ang kailangan mo lang yung mag-direct na mag-direct, kasi doon ka makakakuha ng agila. Hindi mo malalaman, parang sa deck of cards, ilan lang ba yung alas doon? Apat. Diba? So, direct lang ng direct, meron at meron ka makukuha dyan. Pero hindi yun ang, hindi rin yun ang focus mo. Hindi rin dapat yun ang focus mo. Ang focus mo lang, mag-direct. So, at the back of your mind, yun, makakakuha ka ng alas dyan. Kakadirect mo, meron at meron dyan mag-step up. Basta ikaw, basta bilang upline, ang importante, gampanan mo yung responsibility mo, which is, ang responsibility mo lang talaga, ituro sa kanila kung ano yung gagawin, okay? At gabayan sila kung paano nila gagawin yun, and then, yun lang. Wala na. Diba? Kaya nga, ano eh, madalas kasi sobrang babait natin na, usually yung leadership kasi na inaakala natin is, yung leadership na, tawag dito, parang sa magulang, 'di ba, na bibabyin yung mga member, dito ka lang, sama-sama tayo, mahal ko kayo. Most of the time hindi nag-work 'yan eh. You know, most of the time ano, ang nangyayari pa i-take advantage ka pa niyan. 'Di ba? Yan pa yung madalas na ano, yan pa yung madalas na kung sino yung mga binibigyan mo ng oras ng mga member mo, yan pa yung madalas na mga reklamador, mga mainipin, mga tamad, mga negative, 'di ba? Kasi di ka kasi nagdedirect eh. Di ba? Maling-mali kasi talaga yung, ewan ko kung hanggang ngayon ginagawa pa rin yun, yung pag nagbibilog-bilog sa presentation. Once sa left, once sa right, tapos yayaman ka na. Kuha lang sila ng tigda dalawa. Kalokohan yun eh. Hindi naman nangyayari yun. Hindi ka yayaman sa dalawa. Try mong magtayo ng sari-sari store, tapos dalawa lang yung customer mo. Di ba? Wala pang isang buwan, sarado na yun. So yun yung point ko, kaya direct lang ng direct. Benta lang ng benta, direct lang ng direct hanggat sa merong mag-step up dyan. Basta gawin mo responsibility mo, tuturuan kita, gawin mo. Ang responsibility mo is turuan mo siya, gabayan mo siya, tapos gawin, ang responsibility niya, gawin niya. Kung di niya gawin, balak sa buhay mo. Di ko na problema na yun, di ko na kasalanan yun. Diba? Yung iba sa inyo dyan, nagigilty pag hindi kumikita yung member. Tama o tama? Tama, correct or right? Diba? Nagigilty ka, kasalanan ko, hindi kumikita. Naintindihan kita kasi last year lang yata or last year, yan din yung problema ko. Diba? Pero marami akong kinausap na mga ano nun, mga top earners from different companies noon, mga ethical na top earners kinausap ko. Tapos, tinanong ko sa kanila yung about doon, dapat ba ako mag-guilty? Kasalanan ko ba? Hindi kumikita yung member. Kasi alam ko naman, tinuturo ko kung anong ginagawa ko eh. Tinuturo ko kung ano yung ginagawa ko eh. Kung ano yung nakatulong sa akin para magka-resulta. Tapos hindi sila kumikita. Pare-pare sila ng sagot sa akin. Hindi mo kasalanan. Kasalanan nila yun. Kasalanan nila yun. Di nila ginawa. Di nila tinaga. Diba? So, hindi mo kasalanan. Basta alam mo, nagampanan mo yung part mo. Diba? At saka tataas din yung confidence mo na alam mo tama yung itinuturo mo kapag ikaw mismo gumagawa at nagkakaresulta ka dun sa ginagawa mo na yun. Alam mo eh, kaya yun yung sinasabi ko, di ba? Alam ko, tinuturo ko sa inyo, nagka-resulta ako dito eh. Di ba, yung ginagawa ko, ina-adjust ko pa nga every now and then yung training namin. Kasi hindi naman porket nag-work ngayon, mag-work pa rin ngayon. Adjust ng adjust. Especially, yung mga skills. I mean, yung mga skills training, kasi hindi porket nag-work ngayon, mag-work pa rin ngayon. Ina-adjust ko na ina-adjust yung mga skills training. Tapos ako mismo, tinatry ko ng tinatry. Ako mismo gumagawa, eh nagka-resulta ako dyan eh. So, kaya mataas ang confidence ko na tama yung tinuturo ko sa'yo. Kasi ginagawa ko eh. Ginagawa ko at nagka-resulta ako. So, yun yung ibig ko sabihin. Pag ikaw direct ng direct, nataas yung confidence mo, nataas yung skills mo. Kasi yung may resulta. Direct ka ng direct. Tapos, nare-realize mo, natututunan mo yung tamang strategy na ginagawa mo. Kung saan ka nagka-resulta. Madali mo siya may tuturo sa iba.
mentally mo siyang ituturo sa member mo. Ikaw mismo ang gumawa. No? Hanggat hindi ka pa kumikita ng at least 100K, wala, sa totoo lang, bilang sa inyong mga upline, wala naman talaga kayong karapatan tumigil sa pagdadirect. Kung gusto mo makapag-build ng malaking team, ha? Kasi merong mga networkers na hindi naman gusto mag-build ng team, gusto lang magbenta, o hindi, magbenta ka. Wala naman problema. Na? Pero kung gusto mo makapag-build ng malaking grupo na ano yun, para makapag-build ka ng ano, leverage na income or passive income, kung gusto mo na makapag-build ng ganung kalaki na grupo, wala kang karapatan tumigil sa pagda-direct. Sa despite sa mga achievements na meron ako sa current company ko ngayon, hindi ako tumitigil sa direct. Hindi ako nawawalan ng direct every month. Pwede naman tumigil na ako, may passive income na ako eh. Pwede naman tumigil na ako. Pero mali kasi yun. Pag ako tumigil, magtitigil din yung growth ko. Tapos ano i-share ko sa mga member ko? So, I hope naiintindihan nyo yun. Huwag kayo mag-focus sa keeping. Mag-focus ka sa production. Hindi sa keeping. Hindi kayo yayaman sa keeping. Okay? So, yun. Next question. From Master Jermiah. ano masasabi mo na puro multiple accounts, usually 15 ang ino-offer sa prospect? Usually, mga mukhang perang upline yung gumagawa nito. No? Pagka, lalo-lalo na kung ano, mukhang pera yung upline na gumagawa nito kapag kayong prospect wala namang kaalam-alam sa negosyo. Pero kapag kayong prospect is may experience sa networking, alam yung multiple accounts, kumbaga parang experienceado sila, alam nila, walang problema, offer mo yan, alam naman nila eh. Diba? And, pero nasa sa kanila pa rin yung kung gagawin nila o hindi. Now, usually, ang tawag dito is front-loading. Yung tawag dito, unethical strategy na front-loading. Diba? Pamumultiple accounts mo si member tapos hindi mo naman alam kung anong ituturo. Anong ituturo? Copy-paste. Copy-paste ka lang. Invite-invite ka lang. Kami bahala. Diba? Ang tanga lang. Yung nakakainis. Usually, mga nabibiktima nito is yung mga OFWs kaya nakakaawa din. Lalabas ng sobrang laki tapos tuturo, copy-paste. Share mo lang yung post. Parang tanga lang. Diba? Kaya kapag ka, yun yung red flag kapag ka inoferan kayo, baka sakaling may nanonood dito na hindi networker o nagbabala ka pa lang sumali sa networking, baka meron, no? Kapag merong networker nag-offer sa'yo na mas maganda pag 3 accounts ka, 7 accounts, 15 accounts, huwag ka nang sumali agad. Layuan mo na kaagad yun. Red flag na kaagad yun. Lumayo ka na kaagad. Niluloko ka lang nun. Ginagago ka nun. Ginagamit ka lang nun. Okay? Wala kang kaalam-alam eh. Kumbaga parang yun nga yung maganda sa negosyo natin eh, dito sa network marketing, kasi pwede ka magsimula sa maliit. Wala kang experience kasi, wala kang alam. Unlike sa traditional business, malaki talaga ilalabas mo dyan kahit wala kang alam. Walang pakialam ng traditional business kung wala kang alam. Diba? Pero malaki talaga yung ilalabas mo. Dito sa network marketing, hindi, pinaliit. Para kahit na sinong tao na gusto matutunan magnegosyo, pwede magsimula sa maliit na maliit lang yung risk. Kung ano't man naman yung mangyayari, at least maliit lang naman yung nilabas mo. Tapos, multiple accounts. Yun yung hindi ko maintindihan. Diba? Isipin nyo na maigi. Kung nagme-make sense ba yung sinasabi ko, wala kang lang alam eh. Kaya nga networking ang papasukin mo kasi nga wala kang alam. Kaya pwede, networking kasi pwede kang magsimula sa maliit. Tapos, multiple accounts. 100,000 agad nilalabas mo. Traditional business ka na lang. Diba? Appealing, panalo lang dyan, yun yung nagpapasali. Yun yung nagpapasali lang yung panalo. Diba? Kasi siya yung magmumulti, yung pagpe-pairing. Ang dami kong nakakausap na ganun. Na pinag-multiple accounts, hindi alam kung anong gagawin. Ang masakla, pinababayaan pa. Mas masakla pa, hindi pa binibigay yung product. Diyos ko po. Kaya nasisira yung pangalan ng networking. Dahil sa mga, ano na yun, mga halang ang bituka. Diba? So, yung ganun, yun, iwasan nyo yung mga ganong klase ng tao. No? Kahit pa i-explain eh. Hindi ko maintindihan. Kahit pa i-explain sa'yo na, yes, mataas talaga yun. Ito yung problema. Sa sinasabi nila, mas malaki daw yung kikitain mo kapag ka multiple accounts ka. Totoo yun, pero half lie, half truth, half lie. Bakit half lie? May nakalimutan silang word na idagdag. Potential.
pag multiple accounts ka, mataas ang potential income. Meaning, hindi sigurado yun. May potential lang. Mas mataas talaga potential income. Pag naka-multiple accounts ka kaysa single account, mas mataas talaga ang potential income nun. Diba? So, hindi ko na i-discuss yan. Kasi, ano na yan eh. Tawag dito, binary compensation plan na yan eh. Pero, mas mataas talaga yung potential income. Pero, kung wala kang alam sa ginagawa mo, walang kwenta yung potential na yun. Hindi mo rin kikitain. Wala kang alam eh. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo eh. Kaya, sa amin, ang ginagawa namin, papasukin muna namin kahit yung maliit lang. Tapos, in-explain namin yung different, meron kaming tatlong different na package. Pinakamaliit, nasa gitna, tsaka yung pinakamalaki. Ano yung pinakaiba-iba yung mga yan. So, mag-decide ka kung alin ang gusto mo. Kung alin yung kaya mo, kung ano talaga yung kaya mo, edi pwede ka magsimula. Kung yung maliit lang kaya mo, edi ito lang. Kung yung nasa gitna lang, nasa gitna lang. Kung itong pinakamalaki, edi ito. Pero, kumpleto kami ng training po. Paano mo mababawi yung puhunan na yan? Kumpleto kami dun. Confident kami dun. Kahit na sinong member, kahit na sinong maging sponsor mo sa grupo namin, is kumpleto kami ng training. Paano mo mababawi yan? Kasi ako nagturo nun lahat. Di ba? Tapos, hindi namin sinasabi multiple accounts unless yung prospect yung mag-brought up. So, ibig sabihin, may experience na yung prospect na yun. May multiple accounts ba kayo? So, ibig sabihin, alam na niya yung sa network marketing. Oh, edi, tsaka ko explain yung multiple accounts. Pero hindi ko siya pipilitin na mag-multiple. Nasa sa kanya yun kung kaya niya yung risk, kung kaya niya mag-handle, kung may experience siya, kung alam niya kung anong gagawin, no? Magbibigay ako ng guidance kung alam niya na kaya niya ang gawin, adi sige. Diba? Pero kung hindi, nung 50-50 ka, adi isang account lang muna. Mahirap yung kapag ka bigla mong inanagtas, hindi mo naman naiintindihan, 50-50 ka, nagdududa ka pa. Huwag na, isang account lang muna. Tsaka na lang magdagdag pag kumikita ka na dito. Tsaka ka na lang mag-upgrade pag kumikita ka na dito. Kaya ganun ko dinesign yung sistema namin. No, pwede kang magsimula sa maliit, tuturuan kita kung paano kumita, tapos yung kikitain mo, yun yung pang-upgrade mo. Tapos kikitain mo, hanggang sa pinaka, makuha mo yung pinakamalaking account, hanggang sa makompleto mo yung multiple accounts, kumikita ka na nun. Di ba? Pinaikot mo lang yung puhunan. Hindi biglang multiple accounts, wala kang alam sa ginagawa mo. Pagdating mo dun sa multiple accounts na yun, sa program na ginawa namin, pagdating mo sa multiple accounts na yun, alam mo na kung anong ginagawa mo. Hindi ka na kinakabahan kung ano kaya mangyayari pag naglabas ako ng ganito kalaki. Kasi alam mo na kung anong ginagawa mo eh. Yun ang point ko. Okay? So I hope naiintindihan niyo yun ang sinasabi ko na yun. About yan sa multiple accounts na yan. Para sa inyo mga halimbawa hindi ka pakasali sa networking, nagbabala ka pa lang, iwasan mo yung mga tao na ganun. Na sasabihan ka dapat 7 accounts, 15 accounts, 31 accounts, 150,000 accounts. Layuan mo na kagad yun. Okay, lumayo ka na kagad sa kanya. At para sa inyo mga dito nanonood, huwag niyong gagawin yun. Lalo-lalo na kung hindi mo naman alam kung paano niya babawiin yun. Kasi yung nangyibig sabihin, interest mo lang yung pinaiiral mo eh. Sariling interest mo lang, tapos ethical. Paano naging ethical yun? Di ba? So yun. Okay? So that's it. It's already 8:57, di na aabot itong ibang mga question. I hope na nasagot ko yung mga tanong nyo. I hope nasagot ko yung mga tanong nyo. And pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Bawi na lang next Friday, 8 p.m. Kaya agapan nyo next time. Every Friday, 8 p.m. Philippines time. Meron tayong ganito. Kaya agapin nyo. Kaya para kayo yung unang magtanong, di kayo yung una kong masasagot. Okay, so ayaw marami kayo natutunan, nasa sa inyo kung i-apply nyo, hindi. And katulad nung binanggit ko kanina, dun sa introduction, na kung sa tingin mo mali yung sinasabi ko, di huwag ka maniwala. Kung sa tingin mo mali yung sinasabi ko, huwag kang makinig, huwag kang maniwala, huwag mong gawin, walang problema, wala akong pakialam. So nasa sa inyo na yan. Ako, nagawa ko na yung part ko na makapag-share sa inyo kung ano yung experience ko, kung ano yung sa tingin ko na makakatulong sa inyo. Okay? So, yun lang. Kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time para sa another Q&A session natin. By the way, may mga additional resources pa kayo na makikita dito sa live na ito. O nanonood kayo dito sa Facebook, yung description nasa taas, makikita nyo may mga additional links dyan. I-check nyo yun. May mga additional training ako na pinaprovide doon. Kung pinapanood nyo itong replay nito ay sa YouTube na, yung description ay nasa ilalim ng video. May mga additional links dyan, makikita mo para... may mga additional resources na pwede mong maaral na makakatulong sa'yo. So, yun lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye and God bless.